Pakitay-tay, no? Ay talagang wala pong nagamit, no, na microphone. At salamat sa Panginoong Diyos sa mga bagong technology, no, na si Lord ang nag-provide sa atin para magamit po natin. Amen. At nakahanda na po ba yung inyong mga pumaymay? Ngayong umaga, ito po mensahe ng ating Panginoon ay this is the last message of our series sermon ng ating pong tema, Jesus the Ultimate Trailblazer. At ang title po nito, You Can Be Like Him. You can be like Him. Sabihin ko nga sa iyong katabi, You can be like Him. You can be like Jesus. And this morning, ito po yung mensahe na binasa natin kanina. Ito po yung pinaka-conclusion and application doon po sa mga apat na Sundays natin pong pinag-aralan. Now, gusto ko po na i-recall ito pong mga mensahe na ito upang sa gayon hindi po natin makakalimutan. Or else, masasayang lamang po yung ating mga ginagawa, yung pagpunta po natin ito, yung pakikinig natin ng salita ng Diyos, kung hindi po natin maalala lahat ng mga narinig natin, lahat ng mga bagay na patungkol sa ating Panginoong Jesus. The first Sunday, sino po ang na-encounter ng Panginoong Jesus? If you remember, sino po? Si Nicodemus. Okay? Para po sa ating kaalaman, o, sa ating lahat, si Nicodemus ay isang mataas na may pari. Ibig sabihin, siya po ay mayroong malawak na kaalaman patungkol po sa kautusan, sa batas, sa Biblia. And yet, when he encountered Jesus, nalaman niya na meron pa pala siya mga bagay na dapat malaman at gagawin. Ano? Ano po yun? Nung nagtanong si Nicodemus kay Jesus, ano po ang aking gagawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, makapasok sa langit? Sabi po ni Jesus, you must be born again. Kailangan mong maging born again. Doon po nabuksan ang kanyang kaisipan. Ano bang maging born again? Noong una, hindi niya po masyadong maunawaan. Ang akala niya ay yung ipanganak na muli ay yung babalik sa sinapupunan ng kanyang ina at saka siya ipanganak. Subalit hindi po yun ang nais na ibahagi ng Panginoong Jesus dahil ang magiging born again ay yung pong ipanganak sa Espiritu. Kaya po ang pagiging born again ay hindi po isang reliyon, kundi ang born again ay isang buhay na binago ng ating Panginoong Hesus Kristo dahil sa ating pagkikipag-isa sa Kanya. Amen. Amen? Amen? Yun po ang meaning ng born again. It's not a religion. Pangalawa, Sunday, sino po yung na-encounter ni Jesus? Samaritan. Yung babaeng Samaritana. Yung babaeng Samaritana ay lima na po ang kanyang naging asawa. At ito pong babaeng ito ay pinagdidirihan siya ng kanyang mga kababayan. Dahil ang tingin sa kanya isang babaeng makasalanan. Kahit po yung mga Hudyo na makakita sa kanya, pinangingilangan. Kaya nga nung na-encounter po ng Samaritana na ito si Jesus, yun po tanghaling tapat. Bakit? Sapagkat pagkatanghaling tapat sa kanila pong lugar, sobrang inip at wala pong nais, tao na nais lumabas ng ganun pong oras. Kaya yung babae na ito, pinili niya yung tanghaling tapat na mag-igit siya ng tubig, magsalok doon po sa balon. At
Ano po ang mensahe noon? Noong na-encounter po ng babaeng Samaritana na ito si Jesus, hindi po siya kinondem ni Jesus. Hindi po pinangingilangan ni Jesus yung babaeng ito. Sa halip, ito po ay kanyang inausap at pinahagian ng mabuting balita, balita na patungkol po sa kaligtasan. At pagkatapos po nilang mag-usap, doon po ay inilala ng babaeng ito si Jesus bilang Mesiyas. At alam po ninyo kung anong nangyari pagkatapos. Pumunta siya sa kanilang bayan at doon niya po ipinamalita. Ipinamalita niya na na-encounter na si Jesus, dumating na ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ang Savior at ang Manunubos. So ito pong babae na ito, after she encountered Jesus, hindi niya po iniisip na pumunta sa bayan kung merong makikinig sa kanya, kung merong paniniwala sa kanya. Dahil nga siya po ay pinangangilagan, pinanilirihan ng tao. Subalit, dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesus, binahagi niya pa rin ang mabuting balita sa kanyang mga kababayan. Ano pong implication nito sa atin? Since ito po ay Missions Emphasis Month. Church, kung tayo po ay magbabahagi ng mabuting balita, huwag po natin iintindihin o isipin kung may makikinig man o may maniniwala sa atin. Ang importante po ay yung ginawa natin, yung pinagawa sa atin ng Panginoong Diyos. Yung ibahagi natin ang salita ng kaligtasan upang sa gayon ang bawat tao na makakarinig nito, sila po ay magkaroon ng kaligtasan. Ang pagkilos po sa puso ng isang tao ay gawain trabaho ng Diyos. Ang atin naman pong tanging layunin ay maibahagi ang mabuting balita at ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. And then the third Sunday, ano po yung, sino po yung na-encounter ni Jesus? Sa likod, naalala ba ninyo, sino po? Sa likod, kasi kanina, naririnig ko lang nasa harap eh. Sa likod po, sino yung na-encounter ni Jesus? Ha? Sino? Yung taong inaalihan ng demonyo. Okay? Yung taong inaalihan ng demonyo, hindi lamang po isang demonyo yung sumakop sa kanya. Napakarami pong demonyo na sumakop sa tao na iyon. Kaya ito pong tao na ito, hindi po kayang pigilan kahit sino man na kanyang mga kababayan. Yung taong inaalihan ng demonyo ay nakatira po sa sementeryo, hubot-hubad, marumi, madungis. Subalit nung na-encounter niya si Jesus, no? Alam po ninyo yung mga demonyo, takot yan sa Panginoong Jesus. Sa pangalan-pangalan, nanginginig na yung demonyo. Kaya nung nakita nila si Jesus, sila po ay natakot. At doon po ay umalis sa lalaki na iyon na inaalihan po ng demonyo. Pagkatapos po noon, ang lalaki na ito ay nakaupo na sa paanan ni Jesus. Meron ng malinis na kasuotan, malinis na yung kanyang katawan. At alam po ba ninyo kung ano ang kanyang sinabi? Jesus, sasama po ako sa iyo. Pagkatapos niyang ma-encounter si Jesus, pagkatapos na babago ang kanyang buhay, ang sabi ng lalaki na ito, susunod po ako sa inyo, sasama po ako sa inyo. Pero ano pong sabi ni Jesus sa kanya? Umuwi ka sa inyong tahanan, sa iyong pamilya. Ibahagi mo sa kanila kung ano ang iyong nakita at kung ano ang iyong naranasan. Ano po ang implication nito sa atin, mga kapatid? Pagka tayo po ay nakakita at na-encounter natin si Jesus spiritually at bago ang ating pong buhay, ang ating pong pamilya, ang una nating puntahan, sila yung una nating magiging ministeryo upang sa gayon sila po ay makakilala sa ating Panginoon.
nang sa ganon, hindi po pag ipipersecute, hindi tayo ipipersecute ng ating pamilya. Kasi if our family is the first ministry, they are also the one who will persecute us. Who will persecute us. Sila rin yung magpipersecute sa atin. Kaya ano po, pili ni Jesus, umuwi ka sa inyong bahay, sa iyong pamilya, at ipa, i-share mo sa kanilang, sa iyong pamilya, kung ano ang iyong nakita, at kung ano ang iyong naranasan. Ang pagbabago po ay simula sa ating puso, sa ating sarili, pagkatapos ang ating pamilya, pagkatapos ang ating community, pagkatapos yung ating bayan, pagkatapos ang ating gobyerno, ang buong bansa at buong mundo. Ganun po ang proseso na pagbabago na gagawin ng Diyos. Once na isang tao na nakakilala sa ating Panginoon ay meron pong masinihing pagnanasa na magbahagi ng mabuting balita sa lahat ng tao. And then the last Sunday message. Ano po yung message na Sunday? Ito siguro naalala niyo na. O sa likod ulit. Ano po yung last Sunday message? Patungkol po sa ating Missions Emphasis Month. Ha? Jesus and? Emporium. Alam niyo yung mga nasa likod, nahihiya lang yan eh. Pero puno-puno yan sila ng kaalaman. Ano? Hello? Pag-iti-iti lang yan sila, pero maraming na yan. Nahihiya lang magsabi. Ano po yung last Sunday? Sino yung na-encounter ni Jesus? Ha? Jesus in the centurion, the high-ranking official of the Roman soldier, pinakamataas. At alam po ninyo, ito po ba, centurion na ito, siya po ay isang pagano. Ang mga pagano po ay sumasamba sa anito. Hindi po sila sumasamba sa Diyos, sa tunay na Diyos. Dahil ang mga taong sumasamba sa Diyos ay hindi po sumasamba sa anumang imahe. Ang tao po sumasamba sa tunay na Diyos ay sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Yun po ang tao totoong sumasamba sa Diyos. Hindi po sumasamba sa anumang anito o anumang imahe. But then, ito pong sintoryo na ito, naririnig niya na ang ginagawa ng Panginoong Jesus. Naririnig niya na yung pagkilos ng Diyos sa kanila pong lugar kung gaano ang Panginoong Jesus ay makapangyarihan. Kaya ito pong sintoryo na ito ay meron pong alipin. Meron siyang alipin na nagkasakit. Subalit, ganun na lamang siya mangalaga sa kanyang mga tauhan. Bakit nga ba ganun siya mangalaga sa kanyang mga tauhan? Bagamat siya po ay isang Roman soldier, pinakamataas, pinakatakunan, makapangyarihan, siya ang sinusunod. Subalit, nagkaroon siya ng takot sa Panginoon. Nakilala niya yung mga ginagawa ng Panginoong Jesus kung gaano siya ang makapagyarihan. Kaya nung na-encounter niya, ito po nga si Jesus, sabi niya, hindi po ako karapat-dapat sa iyong harapan na lumapit sa iyo. Subalit sabihin mo lamang, nagagaling ang aking alipin, ay gagaling siya. Alam po ninyo na mangha ang Panginoong Jesus sa pananampalataya ng sintoryo na ito. High-ranking official, kinakatakutan, siya yung sinusunod. Pero hangas si Jesus sa kanya pong pananampalataya. Kaya po alam ninyo mga kapatid, ang isa po sa napakaganda na mangyari sa bawat leader
sa isang opisyal na gobyerno ay mayroon isang banal na pagkatakot sa Panginoon. Makakilala siya sa Diyos. Upang sa ngayon, siya po ay mangangalaga, mangangasiwa sa kanyang sa taong bayan na mayroon po pagmamahal at mangangalaga sa kanyang nasasakupan. So, lahat ng ito, kung i-summarize po natin, makikita po natin that Jesus, the ultimate great blesser. Bakit? Siya po ang nagpasimula ng gawain ng Diyos upang ang salita ng ating Panginoon na nagtataglay ng kaligtasan ay maipahayag po sa lahat ng tao, sa bawat dako ng daigdig. And Jesus is the ultimate rain blazer. Now, sa binasa po natin kanina, mga kapatid, na talata, ay sinasabi po doon ang Panginoong Jesus, pinalikan niya. Yun pong mga nakasulat sa Old Testament na kung saan po ang ginawa ng Diyos na pagliligtas sa sangkatauhan ay simula pa po noong Old Testament hanggang sa New Testament. At pinakita din po dito na dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagkamatay, sa sakripisyo at kamatayan at muling pagkabuhay, doon po nangyari ang patuloy na pagpapalaganap ng kanyang mabuting balita na hanggang ngayon, ito po ang ating tinatamasa, ito po ang ating naririnig, ito po ang ipinapangaral sa atin. Now, sa verse 47, the main focus ng mensahe ng ating Panginoon is repentance and forgiveness. Pagsisisi at pagpapatawad sa lahat ng pagkakasala ng tao na ipinapahayag sa pamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi na rito, the message that you are to preach from now on, is the message that calls men to repent and be forgiven in the name of Jesus Christ. Ito po yung great commission. Dakilang atas ng ating Panginoon. Ito po yung version ni Lucas na sumulat po ng talata na ito. Version niya about the great commission of the Lord Jesus Christ. Yung kanya pong atas na kung saan ay dapat po ang mabuting balita ay may pahayag po sa lahat ng tao, sa lahat ng uri ng tao. And with these words, Jesus indeed our ultimate great blesser, just the beginning and the end. Siya po ang Panginoong Jesus ang gumawa ng kasaysayan upang hanggang sa ngayon po ay patuloy po nating maibahagi at marinig ang mabuting balita ng ating Panginoon. Hebrews chapter 10 verse 20, sabi po dito, by His death, Jesus opened a new and life-giving way through the curtain and the most holy place. Now, si Jesus po, bago siya, o nung siya po ay nalagutan ng hininga, doon po sa cross. Yung templo po ay meron tinatawag na holy place. Ibig sabihin, ito po yung lugar sa templo na kung saan yung mga pinakamataas na pari lamang ang tanging makapasok doon upang sila po ay makipag-ugnayan sa Diyos kung ano po ang magiging mensahe ng Diyos. Walang sino man na pwede pumasok na ordinaryong tao sa lugar na yon. Subalit, nung si Jesus po ay nalagutan ng hininga doon sa cross, ito pong kurtina na ito na naghahanlang, nagsisilbing division doon po sa holy place na ito.
Ito po ay nahati. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po doon ay sa pamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus at muling magkabuhay sa ikatlong araw, lahat po ng tao ay mayroon ng karapatan na lumapit sa kabanal-banalang trono ng ating Panginoon. Meron na tayong access na lumapit sa Diyos. Naririnig na ng Diyos ang panalangin ng bawat individual. Naririnig na ng Diyos ang bawat pangungusap ng bawat ordinaryong tao. At yun po ay galing sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Binigyan niya ng pagkakataon ng tao na makalapit sa Kanya at maramdaman natin ang Kanya pong dakilang pag-ibig. Sa iba pong relihiyon, mga kapatid, at mga philosophy, no? Philosophies, ang kanila pong itinuturo ay ang gumanti at saktan ang sino man para patunayan lamang na sila ay tapat sa kanila pong grupo, sa kanilang paniniwala. But sa ating Panginoong Jesus, makikita po natin dito na yung mensahe ng Panginoong Jesus ay pagpapatawad at pagsisisi sa mga kasalanan. Binibigyan ni Lord ng pagkakataon ng tao na makapagsisi upang sa gayon ay mapatawad sa lahat ng ating pagkakasala. And verse 44, sabi rito, we are witnesses of these things. In other words, we are, no, take note, we are responsible. No? Tayo po ay responsable na magbahagi ng mabuting balita. We are to be trailblazers ourselves following the example of the Lord Jesus Christ. Amen? Yes. Palagpakan muna natin si Lord. Ano? At ang Panginoong Jesus ay nananawagan sa bawat mananampalataya. Hindi lamang po sa mga pastor, hindi lamang po sa mga church leaders, kundi sa lahat po ng mananampalataya, Jesus calls us to be trailblazers and to look up to Him as our ultimate model. Bilang magandang halimbawa ang ating Panginoong Jesus, tumingin tayo sa Kanya. At habang atin po itong sinusunod at magiging epektibo po tayo sa pagpamahagi natin ng mabuting balita, church, ito po yung mga dapat nating gawin. Una, let us remember that the gospel is the Bible based and historical. Napakahalaga po na atin pong alalahanin na ang Ebanghelyo ay ayon sa Biblia at ayon po sa kasaysayan. Ayon sa kasaysayan. Pangalawa, alalahanin po natin na ang Ebanghelyo ay nakasentro kay Kristo. Nakasentro kay Kristo at ito po ay nakakapagpapabago ng buhay ng isang tao. Ang salita ng Diyos ay nakakapagpabago sa buhay ng isang tao. Let us remember also na ang Ebanghelyo ay personal. At ito po ay pangmalawakan na pagpapahayag, pagpabahagi ng mabuting balita. Now, simulan po natin ito pong unang punto na mensahe ngayong tubaga. The gospel is biblical and historical. Sabi po ng Luke chapter 24 verse 44, ay sabi rito ng Panginoong Jesus, pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang pinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasama sa kapaniniwa ko. Dapat matupad ang lahat ng kasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. So, meaning, sinasabi po dito ng Panginoong Jesus na yung mga nangyayari, no? Yung mga kasalukuyang nangyayari, yun po ay nakasulat sa propesiya
Yan po ay nakasulat mula sa Old Testament. Yan po ay mga hulat na ng mga propeta na isinulat po nila ang Biblia. Of course, meron pong gabay at patubay ng banal na Espiritu. So, halos lahat po ng aklat no, sa Old Testament ay nagsasabi po ng mga propesiya patungkol po sa mangyayari sa hinaharap, lalo na sa mangyayari sa ating Panginoong Jesucristo. Na siya ay dapat magbata, dumanas ng hirap, siya ay magiging sacrificial lang para sa ikaliligtas ng maraming tao. Now, mga kapatid, paano nga ba nakapagbahagi ng mabuting balita ng Ebanghelyo itong mga alagad ni Jesus samantalang hindi pa nila alam yung Old Testament na sa New Testament na sila? Ito po ay dahil sa mga propeta na nagsulat ng mabuting balita o ng salita ng Diyos. Ang Biblia po, ang Ebanghelyo ay hindi po invento ng tao. Ito po ay sinulat ng tao na guided ng banal na Espiritu. Sabi nga ng 2 Timothy 3:16, sabi po doon, yung gospel, the word of God, the Bible, is God-breathed. Hiningahan ito ng Diyos. At ito pong mga alagad ni Jesus, nung sila po ay nangangaral, yun po ang kanila pong basihan. Mula sa propesiya hanggang sa nangyari sa ating Panginoong Jesus na siya ay namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw. So, obviously, ito po ay ipinapakita sa atin na ang Panginoong Jesus ay pinatunayan na siya po ay namatay at nabuhay sa ikatlong araw, at pinatunayan po ito ng maraming tao, pinatunayan po ito ng Diyos mismo, sapagkat tunay o totoo ang nangyari sa ating Panginoong Jesus. Marami pong mga kinikilala na Panginoon o Diyos na namatay pero hindi po muling nabuhay. Tanging ang Panginoong Jesus lamang ang siyang namatay alak-alak sa ating mga kasalanan. Subalit muli siyang nabuhay sa ikatlong araw. So, church, Christianity is not a false religion. Amen? Amen. Historically, ito po ay totoo. Ano nga ba yung Christianity or Christianismo? Ito po ay kaiba doon po sa born again na sinasabi ko po kanina. No? Para po malaman po natin, ang pagiging born again, ang born again ay isang buhay na binago ng ating Panginoong Jesus. Amen? Ang Kristyanismo, ito po ay samahan ng mga tao na naniniwala sa buhay at kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Okay? Yun po yung Kristyanismo. Other than that, lahat po ng religion is a false religion. Lahat po ng mga relihiyon, maliban po sa Christianity, yan po ay fabricated or fabrication, gawa-gawa na lang ng tao. But Christianity ay samahan po ng mga tao na naniniwala sa buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. And if we are a trailblazer, or to be a trailblazer, we must remember that the gospel is biblical and historical.
Second, the gospel transforms lives and is Christ-centered. Sabi po ng verse 46 and 47, sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan magbana ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga makasalanan ay dapat iparangal sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Ano nga ba ang nagagawa ng Ebanghelyo o ng salita ng Diyos? Bakit po mga kapatid, napakahalaga na maniwala o paniwalaan na si Jesus ay namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw? Bakit nga ba napakahalaga na maniwala tayo na si Jesus ay anak ng Diyos? At bakit napakahalaga na tayo po ay dapat maniwala na ang ating Panginoong Jesucristo, ang Mesiyas, ang ating tagapagligtas, ang manunubos ng buong sanlibutan? Bakit nga ba ito ay napakahalaga? Sapagkat ang Ebanghelyo o ang salita ng Diyos ay nagbabago ng buhay ng isang tao. Amen? Nakapagbabago ito ng buhay ng isang tao. Sabi nga dito, there is forgiveness of sins. Ibig sabihin, pag isang tao ay nag-repent, nagsisi sa kanyang kasalanan, there is forgiveness. Mayroong pagpapatawad sa lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan. At yung ginawa ng Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo, ayun po ay para po sa kasalanan ng tao mula noon, ngayon, at hanggang sa mga gagawin pa nating kasalanan. Ang kanyang pagpapatawad, ibig sabihin ay hindi lamang noong mga ginawa natin. Dahil makakagawa ka pa ng kasalanan, kapatid, patatawarin ka pa rin ang Panginoon. Basta handa ka lang na lumapit sa Kanya at magsisi sa iyong mga kasalanan. Isa pong halimbawa na ang Ebanghelyo po ay nakapagbago ng buhay ng isang tao ay yun pong si Zacchaeus. Familiar kayo sa buhay ni Zacchaeus? Sino po yung nakapag-familiar dito? Nakaalam? Si Zacchaeus po ay kilala sa kanyang sa kanilang lipunan, isang maniningil ng buwis, mandaraya, mandarambong, ano? Naniningil ng sobra-sobra sa mga buwis na kanyang sinisingil sa taong bayan. Pero alam po ninyo, one time, nung si Jesus ay pumunta sa kanyang lugar, si Zacchaeus po, kahit siya po ay napakabandak at kahit siya po ay isang makasalanang tao, pinanginginagan ng kanyang mga kababayan. Ando doon po yung kanyang masibhi na pagnanais na makilala itong si Jesus. Dahil sa napakapandak niya, siya po ay umakyat doon sa puno ng sikomoro. Makita na niya lamang si Jesus na magdaraan doon. Pero hindi niya alam, si Jesus pala ay pupunta sa kanyang bahay. Kaya nung nakita ni Jesus si Zacchaeus na nandun doon sa taas ng puno, sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan at ako ay tutuloy sa iyong tahanan ngayon. At alam po ninyo kung ano ang susunod na nangyari. Habang natutuon sila sa loob ng bahay si Jesus at si Zacchaeus kasama ang kanyang mga alagad, meron po magandang nangyari doon po kay Zacchaeus. Ang dating isang makasalanan, ang isang taong doble-doble, maningil, mandaraya, nakatanggap siya ng kapatawaran dahil sa kanyang pagsisisi.
At bilang patunay na pinago siya ng Diyos, ang sabi po ni Zaccheo, Panginoon, ibibigay ko po ang aking mga kayamanan sa mga mahihirap. Ano? At hindi lang po yun. Yung pagbabago na ginawa sa kanya ng Diyos, ng salita ng Diyos, sabi niya, ibabalik ko po ng 4 na beses yung bayan doon sa mga taong nadaya ko. Sa mga taong siningil ko ng sobra-sobra. Ngayon, kumpitin nyo. O yung kanya mga kayamanan na ipamibigay na sa mga mahihirap at 4 na doble, 4 na beses ibabalik niya yung mga pera na ito sa mga taong nadaya niya. Pero magayang patira sa kanya. Ha? Sa tingin po ninyo, eh, sabi na lahat ng kanyang mga kayamanan. Maring wala na pong matira sa kanya. Subalit, dahil binago siya ng Diyos, sumampalataya siya sa Panginoon Jesus. Bago na ang kanyang lalakaran, isinuko niya ang lahat na mga naging dahilan na kanya pagkakasala. Isinuko niya ito sa Diyos. Eh mga kapatid, ang isang tao na tunay na binago ng Panginoon, doesn't matter kung may pera ka o wala. Kung may kayamanan ka o wala, o handa kang sumunod sa Panginoon, yun ang iyong kapatid. Ganon po ang binago sa kanya ng Diyos kay Zaccheo. Ano po sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17? All things pass away and all things become new. Ang isang tao na nagkipag-isa na kay Kristo, wala na ang kanyang dating pagkatao, ito ay bago na. Binago na siya ng Panginoon. Kaya, kung ikaw man ay merong pag-alinlangan na sumunod sa Panginoon dahil sa mga pangyayari sa iyong buhay, dahil sa mga problema na hindi naman tapos-tapos, church, kung isuko mo sa Diyos ang lahat ng mga suliran mo sa buhay at handa kang sumunod sa Kanya, tutulungan ka ng Diyos na mawala ang mga problema. Sapagkat bibigyan ka ng Diyos ng karunungan, katalinuhan at kapangyarihan, lakas para ma-overcome mo yung mga problema na yun. Pero hindi po nakakahulugan na pagka ikaw ay sumunod na sa Diyos, wala ka rin problema. O wala na talagang problema totally. Hindi po totoo yan. In fact, marami nga sa atin, mula nung isinugo sa Diyos ang buhay, ang kanyang buhay, dumami pa yung kanyang problema. Amen? Amen? Pero bakit hanggang ngayon na nanatili ka pa rin? Dahil sa iyong pagnanais na sumunod sa Panginoon. Amen. Dahil sa iyong pananampalataya sa Kanya. Dahil alam mo na kapag kaisuko mo iyong buhay sa Diyos, babaguhin ka ng Panginoon ang iyong isipan, ang iyong puso, ang iyong pagkatao, at tutulungan ka ng Diyos sa lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay. Amen? Amen. Ganun po ang mga Kristiyano, ang mga tao na sumusunod, no, sa ating Panginoon. So, transformation happens. Nangyayari po ang pagbabago sa buhay ng isang tao dahil po ang Ebanghelyo ay nakasentro
sa ating Panginoong Jesucristo. And it's all about Jesus. It's all about Jesus. Kaya nga, di ba? Ang ating pong pinapaniwalaan, ito yung belief natin. Jesus is our Savior. Ano yung susunod? Sanctifier. Sunod? Healer. And coming. Patuloy po tayong maging tapat na maglingkod sa Kanya, sumunod sa Kanya, hanggang sa muling bumalik ang ating kapilang habit. And then the last, the gospel is global and personal. As sabi po rito sa verse 47, and repentance and forgiveness of sins will be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. Ano? Ang sabi po dito sa Tagalog, ang pagsisisi at pagpapatawad sa lahat ng mga nagkasala ay dapat maipahayag sa pamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesus sa lahat ng dako ng mundo mula sa Jerusalem. This gospel must be preached to all nations, and we need to have a global mindset. Church, ito po tandaan natin. Once na ikaw ay sumubo na sa Panginoon at nakahanda na sumunod sa Diyos, hindi lamang ang ating pansarili ang ating iisipin. Amen? Amen. Hindi lamang po ang ating sarili ang iisipin na ligtas na. Hindi po tayo makukontento ay ligtas naman ako, okay na ako. Ano? Bahala na yung iba. Bahala na si pastor. Kaya ka nandiyan si pastor eh. Bahala na yung mga church leaders. Kaya ka nandiyan yung mga church leaders para maging katuwang ni pastor eh. Church, wala nang sinubo mo ang iyong buhay sa Panginoon. Bahagi na ng iyong buhay dapat ay ang pagbahagi ng mabuting balita. Hindi lamang po para sa iyong kaibigan, hindi lamang para sa iyong pamilya, hindi lamang para sa community na iyong kinabibilangan, kundi magkaroon po tayo ng desire sa ating puso na magkaroon din po ng kaligtasan ng ibang tao. Kaya hindi po tayo dapat titigil sa pagbabahagi ng mabuting balita. Katulad po ng nangyari sa babaeng Samaritana. Babaeng Samaritana, wala na nga magtitiwala sa kanya, di ba? Pinandilirihan siya. Pero after nung ma-encounter niya si Jesus, pinahagi niya yung kanyang mga narinig, nakita, naranasan doon sa kanyang mga kababayan. Hindi niya alintana kung makikinig, kung maniniwala sa kanya yung mga tao na yun ay sa kanya po kalagayan. Pero dahil sa binago na siya ng Diyos, dahil ang kanyang pananampalataya ay nakatuon sa Panginoong Jesus, ginawa niya pa rin ang dapat niyang gawin. Ginawa niya pa rin ang kanyang responsibilidad. Sabi po, mga kapatid, ng Revelation chapter 7, verse 9, no? Binigyan po tayo dito ng sa Tagalog yung glimpse o pagsilay, no? Tama ba? Pagsilay, no? Pagtingin, no? Doon po sa langit. No? Sabi po rito sa verse 9, after this, I look and there before me was a great multitude that no one could count. Sabi po ni Apostol Juan, no? Nakakita siya, ito po yung propesya niya, na pagdating ng araw, ang sabi niya ay mayroon
siyang nakita great multitude. Dami ng tao, hindi kayang bilangin. Nando doon sa langit, nagwo-worship, sumasamba sa Panginoon. Ano? Ano pong ibig sabihin ito? Gusto mo ba, kapatid, na maging kabilang ka doon sa mga taong pagbahagi ng mabuting balita at ang iyong binahagian ng salita ng Diyos ay may magkaroon ng kaligtasan? Gusto mo bang maging kabahagi ng pagdating mo ng araw? Yun po sinasabing great multitude. Meron kang nadala doon sa langit na kahit isang kaluluwa man lang. Amen. Amen. At dahil sa hindi po mabilang yung sinasabi rito, ibig sabihin nun, hindi lang isa na kaluluwa ang madadala mo sa langit. Amen. Amen. Posible, marami. Kanino magsisimula? Sa ating sarili. Diba? Ang pagbabago ay dapat una-una makita sa ating sarili. Tama po ba? Kung gusto mong mabago, sabi nga, kung gusto mong magkita yung pagbabago sa gobyerno, simulan mo sa sarili mo. Tama ba? Simulan mo yun sa sarili mo. Huwag mong tignan yung ibang tao. Eh sila nga hindi sumusunod, ako pa kaya? Hindi rin ako susunod. Church, as Christians, kung gusto mo na ikaw ay magiging mabuting halimbawa, ginagawa mo yung mga mabuting halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo bilang isang Kristiyano. Yun pong paggawa ng kabutihan, pagmamahal sa kapwa ay una mong mararamdaman, unang makikita sa buhay mo, hindi po sa ibang tao. Kaya kung gusto mo natin na mayroon pong pagbabago,